Welcome mga kadisenyo dito sa bagong episode natin. Ang topic natin for today is how to make DK effect in Photoshop. Ako nga pala si Don Almario ng Disenyo TV. So kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So paano guys? Simulan na natin! Okay guys, ito yung gagamitin nating subject para sa ating DK effect in Photoshop. So tatanggalin natin siya sa background para mas magamit pa natin siya lalo. Okay, so ang gagamitin ko pang tanggal is pen tool. Okay, so tatanggalin ko muna siya guys, babalik ako. Okay. Yan guys. Tapos na natin siyang i-trace. So, ang gagawin natin is right click, make selection, just make it one para sa feather, and just hit okay. Nice selection na siya. Ihiwalay natin siya. So, gagawa tayo ng isang layer, panibagong layer. So, control J to copy and make another layer. Okay. So, i-hide natin to, si background. Lagyan natin siya sa gitna. And then, gawa tayo na panibagong layer. So, layer, new layer. I-rename natin siya as background. And, okay. Si background, ilagay natin siya sa first layer natin kanina. Sa ilalim niya. So, si first layer, i-rename natin siya as main. Okay? And then, si background, gawin natin siyang medyo magandang background. So, first gagawin natin is ipi-fill natin siya ng color white. Just Alt and backspace. Click natin to. Dapat naka-select si background. Right-click. Blending options. Then, punta tayo sa gradient overlay. Ayan, naging gradient siya. So, black to white. Okay. So, yung linear, gagawin natin, papalitan natin siya, gagawin natin siyang radial. Para pabilog siya. Okay? And then, click natin to para mabago natin yung color niya. So, si black, gagawin natin gray. Click lang tayo dito. Pili tayo ng color dito yung magandang gray. Pero medyo elegant ang dating. So, pagkapili natin, hit OK. And then, pagpapalit natin siya. Ito. Kasi, dapat si gray ang nasa labas. Nasa outer layer. And si white yung nasa inner layer. And pagpapalitan natin sila. Ayan. Diba? Para siyang may effect. Glowing effect sa likod. So, ganyan. So, hit OK lang natin siya. Para ma-apply. Then, OK. Ayan na siya. Para siyang merong glowing light sa likod ng subject. Tawagin natin itong effect. Si main. I-copy natin siya. Gawa tayo panibagong layer. So, ang gagawin natin is Ctrl J ulit. Then, i-rename natin si main copy ng effect. Yan. Dalawa na yung subject natin. Si main tsaka si effect. Ayan. So, nakopy na natin si main at effect. Meron tayong dalawang layer. So, i-hide muna natin si effect. Then, select natin si main. And then, punta tayo sa filter. Select natin si liquify. Gagamitin natin dito is si warp tool. Iwa-warp natin siya. So, warp ko muna ito guys. Ok,
Okay, after nyo i-warp, just click OK. It will take time para ma-save siya. Ayan! Nagbalik tayo. Sorry! At medyo nasira yung software na ginagamit ko for screen recording. So, gumamit tayo na panibagong screen recording. Pasensya na meron logo dito sa taas. Trial version lang to. So, for the sake of the tutorial, ituloy na natin kahit ibang screen recorder ang gamit ko. So, tuloy na natin, guys. Alright. So, nasa effect na tayo. Effect layer. Yan. Just click lang or select lang natin tong effect layer na to. Yan. Matik siya. Naglilipat siya. So, make sure lang, guys, na itong foreground natin is naka-color black and ang background natin is color white. Then, proceed tayo sa brush tool. Select tayo ng brush. So, this time, ito ang sisalik ng brush. Ayan. So, puray lang natin yung gilid niya. Satisfied na kayo? Pwede nang kunin yung or i-select itong susunod na effect na itong susunod na layer natin, si main. Then make sure na i-select yung layer mask. And then i-switch natin si color picker. Make sure si black is nasa background and si white is nasa foreground. So, ayan. Medyo lakihan natin itong brush. Okay. Yan na. Nakikita-kita nyo na ang effects. Nakikita nyo na ba ang effects? Ayan pa. Okay. Move on tayo. So, para medyo magkaroon tayo ng texture sa ating effects, gagawa natin ng, kukuha tayo ng isang image para maging texture nitong ating pinaka-subject. Yan. Dali natin siya sa ating project. Babaw. Ayan. Zoom out. Narayhan natin. I-fill natin siya sa pinakabuong canvas. So, itong image ito is from Google. Dinownload ko. Kinuha ko. For the sake lang ng video. Then, gagawin natin siyang overlay. Ayan. Naka-overlay siya. So, nakita niyo yung texture. Gagawin natin is i-decrease natin ang opacity. Pwede masyadong grabe yung texture niya at yung color. Let's make it 45. Okay. Medyo wala pa siyang contrast. So, lagyan natin siya ng contrast. So, kakopy natin itong buong layer na to. So, just click the Shift, Control, Alt, and E. Ayan. May panibagong layer siya. Yung buong layer niya. So, para siya magkaroon ng panibagong contrast, punta tayo sa filter, others, and high pass. Ayan. Adjust natin ang high pass depende sa kung anong klaseng diin para ma-achieve yung gusto natin. So, click natin ng OK. Dito natin yan, napunta tayo sa overlay. Medyo kung makikita nyo is madiin, bawasan nyo lang yung opacity nyo. Lapit-lapit tayo. Okay.
siguro kung medyo kulang pa, gawin nating medyo lagyan din ng ilaw. So, ganun ulit. Shift, Control, Alt, E. Ito na yung bagong layer siya. Punta tayo dito sa Filter, Render, and then Lens Flare. Ayan. Try natin. Alright. So, ayan na ang ating decay effect. Ayan guys, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa videos ko. So, ito yung decay effect natin. Ito yung resulta niya. So, kung meron kayong mga suggestions or gustong matutunan, just comment down below para gagawa natin ang tutorial yan. So, paano guys? See you in my next video!